Ito naman, tuturo ko naman yung kung paano tanggalin yung gulong. Naman, yung kanina, yung pinakita ko na una, yun yung ano, yun yung pagtanggal no, pagkakabit ng gulong. Ito naman kung paano pagtanggal yung may sensor na ano. Ito ko ganito. At didihan muna. Lagyan muna ng lube. Siyempre, pag naglagay ng loob sa harap, pati sa likod. Ayun na. Kailangan ito. Nandiyan. Mas maganda kung nandiyan siya. Or dito. Bago nyo didiinan sa likod. Para sure na hindi siya madadamage. Tulad niya na. Kaya makikita nyo. Medyo at least naka-outpost, naka-angat doon. O, singan nyo. Makita nyo, umaangat doon. Diba? At least, di madadamage. Tapos, para sure, pabaliktad nyo na. Diba? Para at least, hindi nyo matatamaan. See? Ganun lang siya. Para safe yung sensor. Tignan natin yung sensor kung anong nangyari. Sensor. This din na damage. Kailangan iniiwasan dyan yung damage to. Alright. So, ganun lang. At least, kahit paano, siguro, kahit paano, may naibigay naman ako na konting tulong sa inyo, konting skill ka nga para maiwasan nyo masira yung sensor na yun. Kasi medyo yung iba niyan kasi mahirap anuhin, mahirap. Yung iba, inaano pa sa computer yan, yung siniset pa bago nila ilagay kahit palitan mo. Kailangan isiset mo pa dun sa computer box para ma-detect nung computer box yan na bago, ganun. Pero iba naman, hindi. Basta't nilagyan eh, okay na. Kung ganun sana yung iba, pag nasira mo, ganun. Sana, kailangan mo pang ipa-diagnostic yon para lang ma-set up yung sensor. Kaya yun lang. At least, nakatulong konti. Sana naman nakatulong sa inyo. Kaya yung sinasabi ko nga kanina, kung may ganito mga trabaho nyo sa Pilipinas, mag-apply na kayo sa New Zealand, sigurado. Kung walang problema medical nyo, walang problema yung ano, makakarating kayo rito. Kasi hirap sila humanap ng ganitong mga tao, mga ganitong trabaho. Hirap na hirap sila. Maraming kumpanya dito, kahit sino nagsusulutan para lang makakuha ng tao. Alright, mabuhos! Mga Rebel Beat, bye-bye!